Okay, gagawa tayo ng signal light sa mga e-bike natin, guys. Yan ang project natin ngayon, oh. So step by step na naman to. Mag-testing muna tayo, saka i-actual, i-seating natin sa mga e-bike natin, oh. Kasi magre-renewal na ito na naman ang dinagdag nila. Okay, huwag na natin patagalin. Upisahan na natin. Identify muna natin yung mga parts, oh. Yung wiringan muna natin na actual dito sa table. Okay. Okay. Ito LED. Yan mga wire. So gawan muna natin ang connection dito. Saka natin i-apply sa mga e-bike natin kung saan siya dapat ilagay. So gawan natin to ng actual connection dito muna. Yan. Saan to galing to relay? Anong mga connection dito, yung mga bulb na ito, yung ganyan. Paano siya pag-arahin, paano siya pailawin. Tapos, i-demo natin muna to. Tapos, pagka gagana na siya dito, sa e-bike natin, ay pakita ko rin sa inyo kung saan siya dapat ilagay yung nire-require dito. Okay, pasahan na natin. Lagyan natin ang connection sa bawat ilaw na ito, kung paano siya i-apply yung signal light. Paano siya i-connect dito sa relay flasher. Okay. Ito po mga materials natin. May relay tayo dito. Yan. Mga switch, wire, at saka ito, LED. Yan. Saka ito. Ito yung sub-brake. Brake light to. Yan. Ito yung pang motor na brake light. So gawa na lang natin to ng daya solusyon, no, na magiging katulad sa motor pag hapak natin sa preno natin sa mga e-bike, magkaroon po siya ng signal. Yan, hatak lang po to, eh. Ito yung pang motor. Pag inatak siya na ganyan, magkaroon po siya ng kantak. So normal ay open ang standby niyan pag ganitong klase na brake switch. Okay, una muna natin lagyan ng connection yung bulb. Ito mga LED. Saka hanapin natin dito sa tatlong wire na ito kung saan yung common. I-identify natin papunta dito sa switch. Ayan. Kasi pag titingnan natin, tingnan nyo pag dito tayo sa actual na sign, ang sa gitna automatic common. So paglagay natin dito, pag tingnan natin dito sa color coding nito, ang gitna ay yellow. So pag dyan natin i-connect yung common, hindi po siya gagana. So hanapin natin, pwede tayo magamit ng multi-tester. Yan. Tingnan natin muna kung saan yung common dito sa tatlong wire na ito sa tatlong kulay. Okay, actual natin ang connection. Okay, pagpaling natin dito, tutunog tong pula. Tingnan nyo, tumunog yung pula. Okay. Gitna, nawala ang tunog. Paling tayo sa kabila. Tumunog siya ulit. Okay. Paling natin dito sa kabila. So, ibig sabihin ito, guys, itong blue, ito yung common.
Ulitin natin paano maghanap. Lagay natin dito si tayo sa basher mode. Okay. Gitna muna tayo, pakabig natin sa kaliwa. Okay. Okay, yung kulay yung tumunog. Balik. Balik natin sa yellow. So yellow na naman tunog. So ibig sabihin ang common nito, ito yung blue. Supply natin ang supply dito. Yan, may dalawang ilaw dito. Saka dito rin. Bali tatlo lahat. Ito yung sa brake light. Ito yung sa signal light. Yan, nakatapping na yan. Nakawiring na no. Okay. Ito yung supply natin temporary, 12 volts. Ito, so sinasabi ko ito, lahat na common, ipagsamasamahin na lang natin yung lahat na negative. Nakakalito po ito, pero huwag naman kayo malito. Kaya natin yan. Okay, so tingnan natin. Lagyan na natin ang supply. Ang sunod dito, tingnan natin no, kung saan siya dapat ilagay sa mga actual na natin, ikabit sa i-bike na natin. Okay. Supply. Yan. Kita nyo naman yan, no? Umiilaw kagad. Dito po yan sa signal switch. Okay, pagpaling natin dito sa kabila. Yan. So lift. Okay, right. Malakas to guys. Maliit lang to pero malakas to. Tingnan nyo naman. Yan. Okay. Left. Saka right. Yan. Magkano na yan? So ito brake light. Ito yung pang motor na brake light. Pakapakan natin. Pag inahatak tong switch nito, saka siya nga yun iilaw. Yan. Okay. Tingnan nyo, may relay ah. Hindi po yan magpa-flash pag walang relay dyan. Ito yung supply, positive. So, negative. So, sinasabi ko lahat na negative, pinagsama-sama na natin dyan. Okay. Ito yung flasher. So ang positive pumunta dito muna sa flasher. Ang out sa flasher, saka na diretso dito sa common, sa flasher switch. Okay, testing ulit. Tingnan nyo. Ayan, click natin, paling natin dito. Ayan, umilaw yung isa. Ayan. Okay, paling natin sa kabila. Ayan, umana na siya no. Ito yung okay, ito yung sa brake light. Pag ina-attack siya, ganyan. Yan, iilaw yung sa brake light. Okay, pag nakaganyan, yan. Yan, marami na rin ba tayo gawin dyan. Yan, naka-top lock. Okay, so ngayon pakita natin dyan kung saan natin ito ilagay sa bike natin. Oh. Okay, yan na yan. Ulitin lang natin. Oh. Naka-topping na tayo. Naka-wiring na po yan. Yan ang setup natin. Okay, pag-press natin yung signal lights. Flasher switch natin ito. Pag sa gitna. Okay, yan ang clip.
Yan. Naka right. So nakatapping na yun guys, naka-wiring. Ang brake light natin ngayon ito. Okay. Halimbawa ito. Hatak po to. Pag hinatakapakapakan natin yung preno natin, nahatak po to ang spring. So ganito yan ang nangyari. Yan. Nahatak po yung spring. Nagkaroon po siya ng signal. So lumagana yung brake light. So ito yung ngayon ang gagawa natin ng i-welding natin kung saan natin mas maganda ilagay siya sa mga preno natin, sa mga e-bike, no? Okay. Actual natin, ilagay na natin sa e-bike natin to. Oh, the boss. Okay, signal light natin nandito. Yan, nag-welding tayo ng angle bar dyan. Tingnan nyo sa likod ah. Yan. Dito, tapos nilding na natin dito sa nobila. Okay, yung mga ganito angle bar. Tapos siniting natin yung gilid sa switch na talagang matibay, hindi siya gumagalaw-galaw, fit na fit siya dito. Dito na yung switch natin. Yan. Left, right. Okay, ito yung keyboard sa switch natin, no? Hindi na tayo gumamit ng ibang wire. Dito na tayo kumuha sa harness cable sa e-bike mismo. Hindi na tayo nagdagdag ng wire. Kasi dito may mga extra naman dito eh. Yan. Tapos dito na tayo naglagay ng relay. Ito sa dulo. Okay. Signal light. I-testing natin, ipaanda rin natin signal light. Okay, on natin tong signal natin, oh. Nilagyan natin ang supply. So nasa lift ang ino natin. Ito na yung signal light natin sa lift. O natin sa right. Ibig sabihin kung magkana ito, naka-stable ito kasi na sa brake light po yan. Tanggalin lang natin itong wire. Ito yung mahirap ngayon guys, yung sa brake light. Ito yung sa brake light na wire. Tanggalin lang natin po para mawala yung ilaw. Okay. Yan. Ito yung brake natin. May spring to dito. Ito yung medyo mahirap pag sitting dito. Yan. Kasi ito yung brake natin ngayon. Pag ilagay natin dito, yan, sobrang exposed. May tendency na mapatid to dito or masira to. Kasi exposed na exposed ang spring. So mas maganda siguro dito natin ilagay sa gilid. Nakaganyan to. Yan. Okay. Tapos dito sa brake, maglagay na lang tayo na naka-ail. Yan, para dito natin ikunik ang rangle bar, welding natin dito para dito nakakunik yung spring. Tapos pa, para pag-apak na ito, mag-iilaw po siya. Okay, dito natin ilagay. Yan, welding ko to, tapos balikan ko kayo na. Okay, na-welding na natin nung sa brake natin ito. Medyo success tayo dito guys, magandang pag- set natin dito. Yan. Ito yung brake. Yan, ito gumagalaw, di ba? Kita niyo. Yan. Hindi po siya expose sa ilalim dito, naka-label. Eh ito lahat ang kuha natin ng pattern sa mga e-bike natin, guys, sa brake. At ito, na-welding na natin dito. Yan. Ito yung brake switch sa motor. Na-welding na natin siya dito. Okay. Naglagay tayo dito ng kabilya. Yan. Tapos pinasok natin dito para ma-welding natin dito sa kapakan. Ay, ito na yan, naka-welding, di ba? Nakaganyan siya, tapos naka-corp, naka-balakot, kaganyan. Ang purpose na yan, tingnan nyo, pag-apakan natin yan,
apak tayo sa preno. Yan. Tingnan niyo dito. Pakapakan natin sa preno. Ito yung switch. Okay, pag mahatak to. Yan, pag mahatak ito, magkaroon na po ng connection niyan. Tatakbo na po yung power niyan. Tingnan niyo. Yan. Okay, pag apak natin sa preno, yan, ayan, nagkaroon na ng connection niyan. Di ba? Antay niya gumagalaw. Yan. Okay. Ito, tingnan nyo naman. Yan, nakakonek sa angle bar. Yan. Medyo malaki-laki siguro. Tinimim yun para medyo matibay ang kabilyan na ilagay natin. Okay. Apak dito. Yan. Yan, tingnan nyo. Kasi nung una dito natin nilagay dito. So ang pangit kasi pag apak nito, sobrang layo ang spring yung nito. Madali po siya, sobrang lalim ang tatakbuhin sa preno pag dito natin nilagay. Yan. Mas maganda dito. Hindi pa siya exposed, nakalibi lang halos sa sahig. Tapos kunting apak lang natin na kaganyan. Yan, nagana na siya. Yan. Okay, ito mas magandang setup to guys sa mga preno. Ito na yung gayahin natin sa lahat ng mga e-mic natin. Nung baguhin natin yung iba, yung nakabitan na natin. Ayan, safety po siya. Okay, success na po to guys. Ito na po yung final natin. Magana na yan, tingnan nyo. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Okay. Ito yung wire. Bagay tayo ng angle bar para protection dito sa string. Dito sa matanggalan. Isa ganun din. Lagyan din natin. Halos ko rito, isa lang ang model. Isa ang design sa mga tingin na din sa click natin. Ayan, magbagay na ang trick light. Trick light dito na. Magbagay na iya dyan. Ito, may copy din, may angle bar din para protection din yan. Siya pag may ganyan dito sa baba sa ulan. Okay, apat na matapos natin sa ganyan guys. Ang dami pa siyang gawin para isang disenyo lang, isang moody lang gagawin natin lang. Pagawa ng brick dito, nampisahan na natin yan. Gumagana na to yung ating na light niya dito na lang sa 6 feet, ganun din ang gagawin natin. Yan, maglagay din tayo dito ng angle bar. Kasi dati dito ko nilagay. Yan, tingnan yung pangit dito, masisira ang string. Sobrang lalim ang i-travel sa preno dito. Yan, tingnan nyo, ano kataas ko. Kaya tinanggal ko, nililipat ko dito. Yan, katulad yung kanina, isang design lang gawin natin. Dito natin ilagay. Nakaganyan yung fix it, tapos lagyan natin ang rubber para fix it. Okay, mas magandang ganitong design, hindi po siya mabibinat na sobra yung spring.
Ayun, hanggang dito na lang, no. Maraming salamat ulit sa mga subscriber natin, sa mga viewer natin. Thank you ulit. Thank you, guys.